of our class here. Yeah, good luck to us in our practicum and see you on graduation. Graduation in November. November, yeah. Good morning, good morning. Ayan, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Yan, kung nasan man kayo. Ngayon, dito sa amin ay Thursday and ito na ang huling araw na pupunta tayo sa school. Wow! Yan, may dalawang subjects lang ako na ititake for my final examinations. And that's it, no? Magkikita-kita na lang kami ng mga kaklase ko by November for our graduation. Pero after that, may kailangan lang kasi kaming i-comply na 4 weeks na practicum yan sa different law firms dito sa Calgary. Yan, dinistribute na kami actually. Iba-iba yon. So, ito na yung last day na magkikita-kita kami kasi magkakaibang landas na rin ang aming tatahakin by next week. Yan, yung iba yata sa ibang part na rin ng Alberta na i-assign. Meron ding law firm sa Lethbridge, meron sa Airdrie. Yan, depending sa availability nyo as availability ng mga law firms na nag-handle ng mga practicum students for legal assistance. Yan, ako pala ay napunta sa Sherritt Green. Wow! So, isa itong immigration law firm dyan sa downtown. And masaya ako dahil, yan, di ba, very relatable ang ating firm na papasukan sa mga topics na vina-vlog natin. Hopefully, makagain ako ng knowledge sa 4 weeks kong practicum doon para ma-share ko din sa inyo. Lalong-lalo na alam ko, ang dami-daming changes, ang dami-daming katanungan. Siyempre, hindi naman tayo mga licensed immigration consultant dito or licensed immigration lawyer. Kaya ang sinishare ko lang yung mga natututunan ko, nababasa ko, na-experience ko. So, hopefully, di ba, makarami tayo ng information na makakalap dyan sa ating practicum sa isang immigration law firm dito sa Calgary. So, anyway, yan, since nga finals natin ngayon, yan, ito na yung time na ni-reserve namin or nagpa-appointment na kami sa daycare na idadrop namin si Zion for the day. Kasi ang exam ko ay 1 p.m. to 6 p.m. Yan o, ready na actually si Zion. So, idadrop namin siya. Actually, ako na lang kasi pumasok na si Alwin kanina. So, pag 7 a.m. kasi yung alis niya, masyado pang maaga yun para kay Zion, tulog pa to. So, idadrop ko na lang siya ngayong 10. Kasi, yun nga, diretso na rin ako sa school for my final. So, isang araw lang naman to. And, yan. Oh, 'di ba? Matatapos na rin naman ang linggo na 'to. And next week wala akong pasok before my practicum. Yeah, you're going to play with the kids? Ano, my robot. Oo, ipa-borrow nila yung robot mo, okay? Ito yung sinasabi niyang car robot. Nata-transform. Okay, nata-transform into robot yung car niya. Wow! Ayan. And since nga last day na natin sa school mamaya, ayan, isasama ko sa vlog si Sam mamaya para mag-picture-picture din kami. Sabi ko, dapat may picture tayo dito sa Heritage Building dahil memorable yon and something to treasure. Na alam nyo yun, 16 months, diba? 4 months kasi kada sem eh. 16 months, ayan si Sayon. 16 months na tapos na ng ganun-ganun. Actually, yung aking course, yung Legal Assistant Diploma Program. And may pahaba lang na 4 weeks, pero okay lang yun. Parang work na rin kasi yun, although unpaid. Tingnan nyo, oh. Si Zion ay makulit sa likod. So, anyway, gagayak na tayo para maaga kong ma-drop si Zion sa daycare and makapag-review pa tayo sa library pagdating sa SAIT. Okay? Nakalabas na kami ni Zion! Yes! Umaasa siyang sasakay sa bus kasi nga kahapon lumabas kami. Diba? At sumakay kami ng bus. Ngayon, hindi niya alam na idadrop ko lang siya. Ayan.
Mahaba pang laka rin to. Pero okay lang kasi sunny naman. And yan, nakabalot kami pareho. Ayan, may 7-Eleven dito sa dadaanan ko. Gasoline station. Tapos, yan, liquor store. Ayan. Drop ko muna si Zion. A few inches later. Ayan guys, kakahatid ko lang dito kay Zion. Yan, na-endorse ko na siya dun sa head. Tapos meron ding naka-dedicate na daycare worker or educator sa kanya. So, sakto yung dating ni Zion. Magpi-play sila outside sa playground nila sa likod. Yeah, grabe. Umiyak pa nga si Zion eh. Alam niyo na, first time nga naman na mawawalay sa akin. Pero sabi nga nung nag-a-assist ay hayaan na. Kasi ganoon naman talaga ang mga bata. And siya, sanay na siya dun sa mga umiiyak na bata pag iniiwan. Okay, so ako ngayon ay papunta na sa bus stop. Habulin ko yung next one. Medyo mahaba-habang nakaran ulit. Pero yeah, that's it. Punta na tayo ng school para sa ating finals. So we're here at downtown na. Ang tagal lang ng train, no? Nakikita ko 10 minutes. So tambay muna tayo dito. And maaga pa rin naman ako actually sa school. Bala ko lang muna mag-library. Kasi I think 1.5 hours ahead ako bago sa exam ko sa isang subject. Okay. At least may review time tayo. And enjoyin ko na rin tong last day na to na pupunta tayo ng school. So, mamimiss ko rin to ang aking pa-commute-commute. Yung mga travel na malalamig, di ba? Although ngayon ay maaraw na. Yan, di ba? Sikat ng araw. Pero grabe, ito yung stage na tayo ay naging estudyante or international student dito sa Canada. So, okay na rin yun. Tama na rin ang bayaran ng tuition na malaki. So, we will go on our next chapter which is co-op. And then, mabilis lang yun. Later on, maghahanap na tayo ng work for PGW. Okay? Okay, nandito na tayo sa library. Start na tayo mag-review. So, may nakita na rin ako mga classmates dito na nagre-review kasi medyo tricky magbigay ng questions tong professor ko sa Wills and Estates. Yan. So, ito muna gagamitin ko para hindi malubat ang laptop ko since 2 exams yung pagkagamitan. And I forgot my charger. Pero mahaba naman yung battery life nun. So, isa-save ko na lang din. Yan, bumili muna tayo ng Teams, yan, para to keep us awake. So, meron pa akong 1.5 hours. So, 11:30 pa lang, 1 o'clock pa yung exam. Okay, good luck to us! Ayan guys, tapos na ang aming first exam. Grabe, nakakagutom. Kamusta naman? Nagulat ako. Madali lang ba? Kasi madali. Much easier than midterms. Oo, nahirapan kami nga sa midterms. Kaya yung anxiety namin kanina, mataas. Pero nung nakita naman namin, okay naman. Pero first sana, question. Oo, first question, copy-paste. Yun na nga. Pero sana maging generous pa rin siya sa aming major project. Yan, meron kasi kaming ginawang project na 30%, which is wala pa kaming feedback kung tama ba yung ginawa namin. So yan, nagutom muna kami. Actually, meron pa kaming 1 hour na break para sa next exam namin na criminal law. Bumili na lang ulit ako ng Teams. Yan, Teams din to eh. Teams. Yan, ang, kasi yun yung nasa building namin. Sabi ko nga, iba-iba per building. Sa nasa kabila yung Subway, pati yung Starbucks. Dito, Teams. So, kain muna tayo guys para may energy tayo para sa last final exam. And last day na namin dito sa school. Yes, graduate. Wala pa. Pero yun nga, diba, last day being an international student dito. Separate na kami ng law firms na pupuntahan, yes, sa aming practicum. Mamimiss ko si Maring Emma. Siyempre, one text away lang tayo. Tsaka, iinom pa raw kami sa downtown eh. Yan, to celebrate. Celebrate naman namin yung paghihirap namin. Dugo at pawis yung pinungunan, mga be. Oo, saka nakamagkano tayo guys doon, no? 42,000 na. So, tingnan na lang natin ang ating mga team 41. Four, no? 41,000 ba? 31 ka lang yata eh. 41 sa akin, pero nakakuha ako ng scholarship. A total of 10,000. Diba? Wow. Sobrang galing yun mag-a-apply. Ako, 5,000 lang. Di mo daw kailangan. Oo. So, apply-apply lang sa mga scholarship na
ino-offer ng school, ha? Hindi naman to government ng Canada ang nagbigay. School siya, merit-based. So, yun. Pero, grabe, parang looking back, ito pala yung nagastos namin sa lahat-lahat ng tuition. Isang, ano ba, isang brand new na sasakyan. Fortune yan sa Pilipinas. Oo. Pero, syempre, kailangan natin ROI yan later on. Yes, so, naman. Hopefully, di ba, makalatay naman. We're looking forward to that one. Sana ROI agad within 6 months. Tingnan natin. I-update ko rin to. Syempre naman, kahit hindi na kami magkikita sa school later on, eh, magkikita pa rin kami, depende sa trabaho yan, outside. Chat-chat pa rin kami nito ni Maring Sam. Diba? Yes. So, picture tayo mamaya. Yes, pre-picture tayo. Eva, say hi. You're under surveillance. For Emma's blog. Baka busy na na nag-aaral. Edwin, say hi. Say hi. Hi. Ursulia, Matilde, Ursula. Say hi. Adebula. Hi, Rosanna. This is the last day that won. Several song-filled hours later. Ayun guys, tapos na ang finals natin. Yay! Tapos na kami. Tapos na. Finally, it's over. Grabe. Alam mo yun, hindi na tayo babalik. Yes, that was one hell of a ride. Yes. Pero syempre, umaasa tayo na pasado tayo. Kasi naman masyado, wala pa namang grades, di ba? Pero, kapit lang kay Lord. Hindi, ano? Pasado na yan. Pasado na yan. So, grabe. Nauna siya matapos sa akin. Kaya inantay niya ako dito kasi magpipicturean daw kami. Di ba? Yeah. Sayang naman kung babalik pa kami dito para lang magpicture. So, sulitin na namin ni Sam. Grabe. Ano pa? May 1 hour pa. 1 hour? Yes, may 1 hour. Oh, mahaba-haba. Binilisan na lang namin ni Sam kasi uwing-uwi na kami. Sarap matulog na walang alahaning assignments. Yes. So, next week, ano na lang yan? Yung practicum na lang. Practicum na lang. Yun, pero ano na yun? Wala na. Walk in the park. Kailangan lang matuto. Like, office work na. Pero syempre, iba naman yung pang stress sa pag-aaral. Iba pero yun. Finally, wow! Yes, finally, we're done! Thank you, Sate! Thank you, Sate! Thank you, Sate! Oh, ang ganda ng recording namin. So, dito muna kami mag-picture. Susulitin namin ang time and ang tuition. Yes, naman! So, mamahaling school to, kaya picturean muna tayo. Last day of our class here. Yeah, good luck to us in our practicum and see you on graduation. Graduation in November. November, yeah. One week later. Ayan guys, nandito na tayo at pauwi na sa bahay. Grabe, mamimiss ko tong update ko sa inyo, yung pagbablog ko from school until bahay na commute. Oh, it's been a journey. So, thank you sa pagsama sa aking international student era. So, dyan nagtatapos ang ating buhay international student. Well, not technically ha, kasi meron pa tayong 4 weeks na practicum, pero wala na kasi tayong pupuntahan sa school. Ito na yung last day namin. Kaya nasabi kong end na. So, grabe nga, no? Ha? Ang bilis lang ng panahon. 4 sems down. Well, kalahati naman doon or 2 sems doon ay online. Kaya, feel ko naging mabilis. Kasi while we are adjusting, nasa bahay lang ako nag-aaral. Kaya hindi ko naramdaman masyado. And yan, very excited ako sa mga susunod na adventure natin dito sa Canada. Kasi nga, ang international student era natin ay tapos na. So, wow! I'm signing off as Emma, the international student. Parang si Alwin lang din, no? Kaka-sign off niya lang din as a forklift operator. Ngayon, nasa office na siya. Yan, sabi ko nga, downtown boy or office boy. Kaya ako ngayon, sabi ko nga, practicum tayo sa isang immigration law firm dito sa Calgary. And I'm very excited to learn more about immigration. Kasi very relatable tayo dyan. Grabe. Ay, nako, lapit ko na sa bahay and super miss ko na si Zion.
Yan, habang nag-exam ako, iniisip ko siya kasi nga it's the very first time na iniwan ko ulit ng matagal na panahon si Zion sa daycare. So nasundo na siya ni Alwin, nandiyan na sila sa bahay. And yeah, tingnan natin ha. So ayun guys, no, hay nako. Mapapahayahay na ako dito sa bahay. Sarap naman ang buhay. Kailan start ng ano mo? Practicum ko. Ano pa, sa last week pa ng April, so may 1 week ako buo na walang pasok. Wow, sarap naman ang kasi buhay. Dapat next week yung ano namin, exam week, pero tinapos na namin ngayon. Diba? So maaga kaming natapos. Kasi may mga nakasalubong pa akong yung mga kakilala ko, sila Rochelle, sila Sis Irene. Ah, talaga? Next week pa, may next week pa silang exam. So nauna lang kami matapos ngayon. At least, diba, Thursday tapos na. So may Friday akong walang pasok. Yan, bonding kami ni Zion at least habang may pasok ka. Yan. Sarap naman. Diba? Maybe nakaraos tayo. At least nakaraos na kami guys sa unang-unang tuition fee. Tuition fee talaga. Alas wala talagang naiipon. Puro palabas. Yan. Pero at least, diba, nagpapasalamat kami kay Lord na nag-provide talaga siya. So, indeed, God provides. Kasi akala ko, yung, diba, bago tayo pumasok dito o pumunta dito sa Canada, kailangan ko magtrabaho, even double job, ganyan, pati ikaw. Pero iba yung will ni Lord, no? Hindi tayo pinahirapan masyado dito sa Canada. Yeah. Kasi until now, wala pa rin akong trabaho. Kaya ngayon nga, hindi ko alam kung anong kung magiging work ko para maka-apply ako PGWP. Wag na lang nga kaya kasi namimiss ko si Zion eh. No? Parang hindi ko kaya talaga i-daycare si Zion. Kaya yung utak ko kanina habang nag-exam, ako sabi ko, Alvin, ikaw na bahala, isunduin mo agad. Ganyan. Kaya ginawa ko kanina guys, nagdala ko na sa sasakyan dun sa Shinoku Pinark. Yun. Kasi nga, pag nagbabasa ko, halos 6 ano na ako nakakarating dito, late na talaga kasi depende sa sakay ko kasi dun sa ano, baby, sa oh, diba? Calgary Court. Yan ang sasakay ko, okay? Hindi, hindi ako nagrereklamo dun kasi nga, yun nga lang, hinahabol kasi natin yung oras ni Zion, kaya nagdala na ako sa sasakyan sa Shinoku. Isang beses lang naman. So yun, at least diba? Wow, tapos na guys ang aking mga hanash sa inyo. Yay! As an international student. So, yun nga, don't worry guys na kahit tapos na ako sa pagpunta sa school, sa pag-attend ng klase, ay mag-a-update pa rin tayo ng mga bagay-bagay, ng mga news na lumalabas regarding sa international student. Kasi lalo na, di ba, alam ko may inaantay pa kayong balita regarding sa working hours na allowed sa mga international students kasi mag-e-end na yung unlimited hours by April 30. So, ilan na lang ba by May? So, mag-a-update tayo kapag lumabas yung update na yun. Yun, guys, no? Salamat sa pagsama nyo sa aking journey. Yan. Parang kay Alwin din, sabi ko nga, nag-end ang kanyang forklift operator journey. Nag-sign off siya. So, ako na naman ngayon ay mag-e-end na ang international student era ko. So, tapos na ang aking mga vlogs regarding international student. Wala so, na kayo makikita ng school. Next journey naman. So, maraming salamat yan sa pagsubaybay at samahan nyo na naman ako sa next journey ko. Yes. So, yun lang guys. I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. And again, maraming salamat po sa pagsama sa aking international student journey. So, yeah, we'll see you again on the next one. Peace! Peace.